Ophelias, POV. Anong balak mo sa anak ko? Tanong sa akin ni Lord. Hindi ako sumagot at nanatili lang ako nakatayo habang hawak pa rin niya ang braso ko. Medyo humigpit din ang pagkakahawak niya sa braso ko. Sir, mabait po si Ate Ophel. Niyakap lang po niya si Alfie. Pero wala po siyang ginagawang masama sa alaga ko. Pagtatanggol sa akin ni Cheche. Binabayaran kita para alagaan ang anak ko. At hindi para pabayaan siyang yakapin lang na kung sino. You're fired! Sigaw niya kay Cheche. Sir, nagsasabi naman po kasi ako ng totoo. Masyado lang po kayong OA. Mabait po si Ate Ophel at wala po siyang ginagawang masama. Sabi pa ni Cheche sa kapatid ko. I don't want your excuses. And you, sa presinto ka magpaliwanag. Masama bang yakapin ko sarili kong pamangkin? Biglang sabi ko sa kanya. What are you saying? Who are you? Tanong niya sa akin. Lumingon ako at pinakita ko sa kanya mga mata ko. Nakita ko na natulala siya sa akin at may mga namumuong luha sa mga mata niya. Ate, tawag niya sa akin. Nagunahang bumagsak ang mga luha ko nang marinig ko sa kanya ang salitang ate. Are you real? Are you really my ate? Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot. You're alive? Oh my! Mabilis niya akong niyakap kaya lalo akong umiyak at niyakap ko rin siya ng mahigpit. Bumitaw siya sa akin dahil bigla akong tinawag ni Alej. What's the meaning of this? Naguguluhan tanong sa akin ni Lord. Mag-usap tayo and please huwag mo munang sabihin sa pamilya natin to. Sumunod ka sa akin, sabi ko kay Lord at niyaya ko si Alej na pumasok na sa loob ng kotse ko. Mommy, sino po siya? Tanong niya sa akin. My brother, sagot ko sa kanya. Babalik ka na po ba sa kanila? Iiwan niyo na po ba ako? Parang naiyak na tanong niya sa akin. No, hindi kita iiwan. Sagot ko sa kanya at ginulok ang buhok niya. Habang nagmamaneho ako ay nakita ko na nakasunod sa akin ang kotse ni Lord. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad akong bumbat, ganun din sila. Nakasunod lang sila sa akin. At pagpasok naman ay sinalubong ako ni Handro pero hindi niya nakita si Lord. Niyakap niya ako. What's the meaning of this, ate? Galit na sigaw ni Lord at hinila si Handro para kwelyuhan. Lord, stop it! Saway ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin at sinuntok niya si Handro. I said stop it! Talagang pinagtatanggol mo pang gagunto? Niloloko mo kami, ate. Bakit? Bakit mo ginawa to? Buhay ka lang pala? Galit na tanong niya sa akin. Dahil mahal ko siya! Sigaw ko rin sa kanya. Pero bakit kailangan niyo pang magpanggap na patay ka na? Hinayaan ka nga namin maikasal sa gagong ito eh. Pero niloko mo sarili mo pamilya? Dahil anak siya ng kaaway ng pamilya natin. Dahil anak siya ng taong kumidnap sa akin noon. Lord, please, hayaan mo na lang ako. Hahayaan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ate? You're choosing him over your family. Mabilis ang sagot ko sa kanya. Mas pinili mo siya kaysa sa pamilya mo. Hindi ka ba naawa kay mommy? Palagi siyang umiiyak. Galit na tanong niya sa akin. Yes, Lord. I try to understand me. Kapag nagpakita ko ulit sa inyo at kapag nalaman nila kung sino ba talaga si Andrew, ilalayo nila ako sa kanya. At hindi ko yun kaya. Dapat lang, dahil kaaway siya. Sasabihin kong lahat ng ito kay mommy. Pagbabanta niya sa akin. Respect my decision. Dahil ganun din ako sa'yo. So stop acting like this na para bang wala ka rin tinatago sa kanila. Magkaiba tayo, ate. Dahil ikaw, hinahayaan mong lasunin ng lalaki niya ng isipan mo. Kayang-kaya ko ipakalala ang anak ko pero ikaw, kaya mo magpakita ulit sa pamilya mo? Siguro mas mahal mo pang lalaki yan kaysa sa pamilya natin. Puno ng inanakit na sabi niya sa akin. Huwag mong questionin ang pagmamahal ko sa inyo. Masama ba? Masama bang magmahal? Umiyak na tanong ko sa kanya. Nasaktan ako sa mga salitang binitawan niya. Makakaalis ka na. Kung gusto mo akong isumbong kila mami ay gawin mo. Gawin mong gusto mo. Sabi ko sa kanya at mabilis akong umakyat sa silid namin ng asawa ko. Gusto ko siyang yakapin at kausapin ng mahinahon kami pareho. Pero alam ko na malabot na intindihan ko naman siya. Dahil tama siya, mas pinipili ko si Handro kaysa sa kanila. Umiyak ako ng umiyak dahil sa mga desisyon na mga ginagawa ko. Ate, napalingon ako dahil narinig kong boses ni Lord. Lord, puno ng luhang mga mata ko habang nakatingin ako sa kanya. I miss you, ate. Parang batang sabi niya sa akin at niyakap niya ako. I miss you too, Lord. Kayong lahat. Sobrang namimiss ko kayo. Sabi ko sa kanya. Sumama ka sa akin. Alam kong maintindihan ka nila. Umuwi ka na sa amin. Sabi niya sa akin. Umiling ako bilang sagot sa kanya. I can't.
Lalo na ngayon, buntis ako, sagot ko sa kanya. Why? Bakit mas pinili mo siya? Bakit hindi ka bumalik sa amin? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Dahil mahal ko siya. Kahit na ang dami na nangyari sa akin sa kamay nila, mas pinili kong mahalin siya. Umiyak na sagot ko sa kapatid ko. May ginawa ba sila sa'yo? Gumalaw ang panga niya at alam kong naiinis siya. Alam mo bang dahilan kaya niya ako pinakasalan? Dahil naghihiganti sila sa atin. Tayong sinisisi nila sa pagkamatay ng daddy niya. Pero kahit ganun, mas pinili niya ako. Pinaglaban niya ako. Kahit noon siyang nagligtas sa akin sa kamay ng ama niya, Lord. Naalala ko ng lahat, sabi ko sa kanya. Pero silang may atraso sa atin. Nagawa lang niya dahil sa mami niya. Ang mami niya may kasalanan na lahat. Lord, babalik ako pero hindi pa ngayon. Babalik rin kami sa hasyenda nila, sabi ko sa kanya. Pero ate, please, kahit ngayon lang Lord, hayaan mo akong isilang ko anak namin kasi siya lang ang alas ko. Pangako, ikaw ang una kong tatawagan kapag kailangan ko na umuwi. Please, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap ko sa kapatid ko. Pero may anak na siya at mahal ko din ang anak niya. Mas kailangan ako ng asawa ko para makalaya siya sa mommy niya. Kaya sana hayaan mo ko, saad ko pa sa kanya. If that's what you want. Pero ate, kapag may ginawa pa siya sa'yo, babawiin kita. Mag-iingat ka doon, kayo ng baby mo, sabi niya sa akin. Alam ko na mag-aalala siya sa akin pero mas pinili niyang respetuhin ang desisyon ko. Thank you Lord, thank you and please be kind to Cheche. Mabait siya, tinaalagaan niya na mabuting anak mo. Nadala lang ako ng damdamin ko nang malaman kung may anak ka na, sabi ko sa kanya. Hindi ko rin inaasahan na mabubuntis kong ex ko. Ipapakilala ko rin siya ate. Natatakot lang ako na iwan ako ni Jessa. Mahal na mahal kong girlfriend ko at alam kong iiwan niya ako kapag nalaman niyang may anak na ako. Malungkot na sabi niya sa akin. Kung mahal ka niya ay matatanggap niyang lahat sa iyo, sabi ko sa kanya. Sana nga ate, aniya sa akin kaya niyakap ko siya. Nang maging okay na kami, bumaba na kaming dalawa, nakita ko naglalaro si Alaj at Alfie. Mabilis akong lumapit sa asawa ko dahil namumulang mukha niya kaya binalingan kong kapatid ko. Umiwas siya ng tingin sa akin, kaya tumingin ako sa asawa ko. Bakit inayaan mo suntukin kanya? Nainis na tanong ko sa asawa ko. It's fine, love. Sagot niya sa akin. Anong fine? Hindi ka pa nga magaling sa sakit mo tapos ngayon magkakapasaka pa. Nainis na sabi ko sa kanya. Love, malambing na tawag niya sa akin. Hindi ako nagsalita at mabilis akong kumuha ng ice pack at padabog kong nilapat sa pasa niya. Ouch! Daing niya pero wala akong pakialam. Ewan ko ba pero naiinis pa rin ako. Niyaya ako si Chacha na pumunta kami sa kusina para gumawa ng merienda. Ate, ang ganda-ganda niyo po pala pero maganda ka rin naman kahit na may peki ka. Che, sana maging sekreto lang natin to, sabi ko sa kanya. Opo ate, makakaasa po kayo. Nakangiting sagot niya sa akin. May gusto ka ba kay Lord? Tanong ko sa kanya. Wala po ate. Nautal na sagot niya sa akin kaya nahulaan ko na meron. Sana kahit anong mangyari, huwag mo siyang iwan. Sila ni Alfie. Sana nga ikaw na lang mahal niya para hindi siya nahihirapan ng ganito, sabi ko sa kanya. Hindi po mangyayari yan ate. Ibang-iba pong mundo niyo sa mundo ko. At malabo po yun dahil in love po si Sir kay Jessa. Nakangiting sabi niya kahit nakikita ko sa mga mata niyang lungkot. We need to go now. Biglang sumulpot si Lord sa may pinto na kusina. Magmerienda muna kayo, sabi ko sa kanya. Thanks ate, pero kailangan kong puntahan si Jessa, sagot niya sa akin. Ihahatid ko na lang sila Checha mamaya, sabi ko kay Lord. No ate, ako na maghahatid sa kanila. Okay, ingat kayo. Sabi ko sa kanya at niyakap ko siya. Hinalikan ko naman sa pisngi ang pamangkin ko. Kumaway ako sa kanila bago sila umalis. Bumalik ako sa loob ng bahay at hindi ko pinansin ang asawa ko. Nakakaramdam talaga ako ng inis sa kanya. Alam ko na hormones ko to. Kahit hindi pa ako nag-PT ay alam ko na buntis na talaga ako. Regular ang period ko at kaninang umaga ay nagsusuka na naman ako. Kailangan ko na talagang alagaan ang sarili ko. Anak, mag-iingat si mommy para maging healthy ka dyan sa loob. Sasabihin ko rin sa daddy mo pero hanap po na tayo ng perfect timing. Kausap ko sa tiyan ko. Nagtataka ako dahil bigla na lang nagmamadaling umalis si Andrew. Ang mas nakakainis pa ay hindi man lang siya nagpaalam sa akin. San kaya siya pupunta? Tinatawagan kong asawa ko pero ring na lang ring ang phone niya. Hindi man lang niya sinasagot ang tawag ko.
Kaysa mag-isip ay umakyat na lang ako sa room namin para magpahinga, lalo na ngayon nakulang ako sa tulog. Pagpasok ay agad akong sumampa sa kama namin. Pero napabangon din ako bigla dahil naisip ko na pumunta sa pharmacy. I need to confirm it. Gusto ko makita kung talaga bang buntis ako. Mabilis ako nagsuot ng balabal at dire-diretsong lumabas sa pintuan namin. Hindi na ako nagpaalam sa mga kasama namin sa bahay dahil kailangan kong magmadali. Hindi ko rin pwedeng sabihin sa kanilang bibili ako ng PT. Baka kasi bigla na lang umuwi si Handro. Naglakad lang ako palabas ng subdivision namin. Mabuti na lang at may butika dito sa labasan. Tumawid ako at pumasok para bumili. Bumili ako ng 3 para sigurado. Maliit lang ang butika kaya wala silang ibang brand ng pregnancy test. Habang patawid ako ay may nakita akong kariton na may tindang dragon fruit. Bigla ako natakam kaya bumili ako ng 1 kilo. Pinahiwa ko na ang binili ko dahil balak kong kumain habang naglalakad ako. Mukhang buntis ka iha, nakangiting sabi sa akin ng matanda. Sa tingin ko rin po, sagot ko sa kanya. Ingatan mo sarili mo, sabi niya sa akin na tinawakan niya biglang kamay ko. Mahihina ang kapit ng baby mo. Kailangan mo maging malakas at matapang. Hindi madaling magbuntis. Dagdag pa niya sabi sa akin habang patuloy na hinihiwa ang binili kong dragon fruit. Paano niyo po nalaman? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Naramdaman ko lang sa pulso mo, sagot niya sa akin. Salamat po, doktor po ako, taalagaan ko pong sarili ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ipagdadasal ko na maging ligtas ka palagi. Sige iha, mauna na ako sa iyo. Masarapan ka sana sa paninda ko. Salamat sa pagbili mo sa akin. Nakangiting sabi niya sa akin. Ingat din po kayo, nakangiting sabi ko sa kanya. Nakatingin lang ako sa kanya habang papalayo sa akin. Napahawak ako bigla sa tiyan ko. Baby, kahit anong mangyari, kumapit ka. Mahal na mahal kita. Kausap ko sa tiyan ko. Naglakad na ako pa uwi. Habang nasa daan ako'y kumakain ako ng dragon fruit. Napangiti pa ako dahil ang tamis at fresh pa to. Pagpasok ko sa loob, nang gate ay wala pa rin si Handro. Madam, tumawag po si Sir, sabi niya sa akin isa sa mga kasambahay namin. Ano pong sabi niya? Tanong ko sa kanya. Pinapasabi po niya na umuwi po siya sa hasyenda. May emergency daw po sa mommy niya, sabi nito sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa narinig ko. Mabilis ako umakyat sa silid namin para hanapin ang phone ko. Nalaki ang mga mata ko dahil ang dami pala niyang text messages at missed calls. Mabilis ko siyang tinawagan. Hello love, sorry pumunta kasi ako sa labasan at nakalimutan kong phone ko, sabi ko sa kanya. Next time love, dali mo ang phone mo. Ano yan sa akin? Eh bakit ikaw? Medyo nainis na tanong ko sa kanya. Why me? Anong why? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Hindi ko man lang nagpaalam sa akin. Nagtatampong, sabi ko sa kanya. Sorry love, nataranta na kasi ako. Sagot naman niya sa akin. Ano bang nangyari sa mommy mo? Sinugod siya sa ospital. I'm really sorry love. Okay, basta number one rule ay lumayo ka sa ex-wife mo. Direktang sabi ko sa kanya. Opo, tatandaan ko po yan. Sagot niya sa akin. Gusto ko lang namang malinaw, sabi ko sa kanya. Malinaw na malinaw po, madam. Sagot niya sa akin. Okay, ingat ka. Parang batang sabi ko sa kanya. I love you. Uuwi ako dyan after 3 days. I'm gonna miss you. Malambing na sabi niya sa akin. Ingat ka, love, lalo na't hindi ka pa magaling. Paalala ko sa kanya. I will, ikaw din, huwag ka magpapagod. Sabi niya sa akin. Opo, malambing na sagot ko sa kanya. Nang maibaba na niyang tawag ay umayos na ako para humiga. Bahala ko kasi matulog dahil inaantok na talaga ako. Napabangon ako dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Kahit na iihi na ako ay mas pinili ko ng kunin ng PT para gamitin na to. Binuksan kong 3 isa-isa kong pinatakan. Nang matapos na ako ay kaagad akong tumalikod. Kahit alam ko ng resulta ay grabe pa rin ang kaba na nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim bago ko sinilip ang mga PT. Ngayon na nasa harapan ko ng 3 PT na may mga 2 linya. Bawat isa ay bumubuhos ang luha ko. Humahagulhul ako sa sobrang saya ko. Buntis nga talaga ako. At talagang may bata na sa tiyan ko. Magiging mami na talaga ako. I love you baby ko. I can't wait to see you. Stay with me. Nakangiting sabi ko habang hawak kong kamay ko. Bigla ko naisip ang sinabi sa akin ng matanda. Paano kung totoo ang sinabi niya na mahinang kapit ni baby? Ngayon pa lang ay mag-iingat na ako. Mahirap na't lalo na anak ko ang mahihirapan kapag naging pabaya ako. Bumabakot naghahaponan kaming 2 ni Alej. Sa kanya din ako tumabi dahil wala naman si Handro. Nakatulog siya pagkatapos kong basahin sa kanyang 1 libro.
Habang nakatingin ako kay Alan, siya hindi ko maiwasang isipin na sana ako na lang ang mommy niya. Na sana sa akin talaga siya nagmula. Kasi kung akong mommy niya ay ipaparamdam ko talaga sa kanyang pagmamahal na deserve niya. Mahirap ang sitwasyon namin pero siguro malaya lang ako ipangalandakan ng sarili ko'y gagawin namin ang mga ginagawa ng ibang pamilya. Nakakapamasyal at nage-enjoy. I love you, Alej. You'll always be my son kahit na ano pang mangyari sa hinaharap. And I'm sorry kung hindi ko pa masabi sa'yo na magiging kuya ka na. Sad ko sa kanya't natulog na ako. Maaga akong gumaya kahit na masamang pakaramdam ko. Ako na maghatid sa kanya sa school at nang pauwi naman ako'y dumaan ako sa flower shop ni mommy. Nakangiti ako nakatanaw sa kanya. May mom is one of the most beautiful florist. Bagay na bagay sa kanyang ginagawa niya. Noon ay wala siyang hilig sa mga bulaklak. Pero nang pinagbubuntis niya si Lindon ay pinaglihan niya mga bulaklak. Kaya simula noon ay nagtatanim na siya. Good morning, mommy. Nakangiting sabit ko sa kanya. Gusto ko siyang batiin kahit alam ko hindi niya ako naririnig. Kakaibang sayang nararamdaman ko ngayon na nakikita ko mismong mami ko. Wala pa akong balak na umalis pero nakita kong kotse ni Lord at nakating siya ngayon sa akin. Alam niya na ako ito dahil sa kotse yung gamit ko ngayon. Mabilis kong nilisan ang flower shop ni mommy. Hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang sa napadpad ako sa clinic ni Felisa. Wala akong balak na magpakita sa kanya pero sa tingin ko ay siyang makakatulong sa akin. Bumaba ako sa kotse habang ang puso ko'y sobrang bilis ang tibok ngayon. Sumilip ako sa loob at nakita ko siyang mag-isa lang. Dahan-dahan akong pumasok. Dumingo siya sa akin at nakita ko na nagulat siya. Ophelia, ikaw ba yan? Buhay ka? Buhay ka? Umiyak na tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Mabilis siyang tumakbo at niyakap niya ako ng mahigpit. Sampalin mo nga ako. Gusto kong malaman na hindi ako nananaginip. Utos niya sa akin kaya napangiti ako. Hindi ka nananaginip. Nakangiting sabi ko sa kanya. I miss you. I miss you so much. Ang buong akala ko talaga iniwan mo na ako. Umiyak na sabi niya sa akin. I miss you too. Pwede mo bang i-close mo ng clinic mo? Tanong ko sa kanya. Of course, sabi niya sa akin bago niya isinara ang clinic. Umuwi ka na ba sa inyo? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Sinimulan kong ikwento sa kanya ang mga nangyari sa akin. Wala akong tinago sa kaibigan ko. Bakit hindi ka nalang magpakita sa parents mo? Tanong niya sa akin. Hindi ko kaya. Kasi alam ko na hindi nila matatanggap si Handro. Buntis ako at kailangan kong asawa ko. Umiyak na sagot ko sa kanya. Pero hanggang kailan ka magtatago sa kanila? Sa tingin ko maintindihan ka naman nila eh. At kung mahal ka talaga ng asawa mo ay paglalaban ka niya sa pamilya mo. Saad niya sa akin. Natatakot ako pag amin ko sa kanya. Ikaw ang mas nakakilala sa pamilya mo. Huwag mo pahirapan ang sarili mo. Lalo na ngayon buntis ka. Ophelia, umuwi ka na. Kasi lahat sila nalulungkot at namimiss ka na nila. Matitiis mo ba talaga sila? Umiyak na tanong niya sa akin. Pero paano si Andrew? Mahal na mahal mo talaga siya, no? Kasi kaya mong gawin ang lahat para sa kanya. Pero ang pagmamahal kasi hindi lang dapat umiikot sa kanya. Isipin mo rin sana ang mga taong. Felisa, open this damn door or I'll break this door. Nataranta kami dahil bigla na lang kumabog ang pinto sa labas. Si Lindon, sabi sa akin ni Felisa. Anong gagawin ko? Natatakot na tanong ko sa kanya. Ano bang dapat na gawin mo? Hindi ako pwedeng magpakita sa kanya. Kung meron man sa kanilang agresibo si Lindon yun. Hindi siya makikinig sa akin, sabi ko sa kanya. Okay, isaklob mo ulit ang ulo mo sa balabal mo. Gagawin ko na parang basta kahit anong mangyari huwag kang magsasalita. Paalala niya sa akin. Tumango na lang ako bilang sagot. Tahimik akong nagdadasal na sana hindi ako makilala ni Lindon. Dahil kapag nagkataon ay wala na ako magiging taka sa pamilya ko. Sino kasama mo dito? Nainis na tanong ni Lindon sa kanyang kasintahan na si Felisa. Nang pinagbuksan na siya nito ng pinto. Pasyente ko. Mabilis naman ang sagot ni Felisa. Pasyente, pero ang tagal ko na sa labas. Sad pa nito. Yeah, I have a VIP patient. Tapos ganyan ka? Nainis na sabi niya sa lalaki. Sorry baby, akala ko kasi may iba kang... Anong iba? Umaanda na naman ang pagiging seloso mo. Umalis ka na nga, nakakahiya sa pasyente ko. Nainis rin ang sad ni Felisa. Can I wait for you in your office? Tanong pa nito sa kanya. Okay, tatapusin ko lang to. Behave ka lang dun ha. Mabilis na sagot ni Felisa bago siya pumasok sa loob ng ultrasound room. I'm sorry ma'am, kunwari sabi niya sa kaibigan niyang si Ophelia. Masaya siya na nakita na niyang kanyang kaibigan.
Pero may nasa loob ni Felice ang nasasaktan para sa kanyang boyfriend at sa pamilya nito. Ma'am, please mag-ingat ka dahil mahinang kapit ng baby niyo. Saad niya sa kaibigang si Ophelia. Thank you. Mahinang sabi nito sa kanya. Nang matapos niyang i-check ang kaibigan na inihatid ni Felisa si Ophelia sa kotse nito. Ingat ka. Call me if you need anything. Nakangiting sabi niya. Thank you, Felisa. I owe you this one. Parang naiyak na sabi ni Ophelia sa kanya. Alagaan mo sarili mo ha. Call me kapag pupunta ka dito. Ingat ka sa pagdadrive. Paalala niya sa kaibigan niya. I will. Sige na, pasok ka na. Baka nainip na yon. Sad pa nito sa kanya. Kumaway siya kay Ophelia bago pumasok pabalik sa loob ng clinic niya. Baby, why did you take so long? Tanong ni Lyndon sa kanya. Sorry baby, hinatid ko lang friend ko. Sagot naman niya. Friend? Kunot noon tanong nito sa kanya. Yeah, friend ko. Sagot naman niya sa kasintahan. Maliban ba kay ate, may iba ka pa bang kaibigan? Tanong pa ni Lyndon na para bang hindi to naniniwala sa kanya. Oo naman, pero your ate is my one and only best friend. Sagot naman niya sa kasintahan. Dapat lang, dahil baka multuhin ka niya. Pabiru pang sabi ni Lyndon. Baby? Yes, baby. Malambing na tanong sa kanya ni Lyndon. What if buhay pang ate mo? Kung buhay pa siya, hindi naiiyak si mommy. Magiging masaya na ulit ang bahay namin. Sagot nito na hilam ang luha sa mga mata. Baby, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yun, baby? Tanong naman ito sa kanya. Anong gagawin mo kapag mas pinili ng mga kapatid mo na magmahal kaysa sa inyo? Anong mararamdaman mo? Tanong ni Felisa kay Lyndon. Wala akong gagawin kasi they have the right to love. Nakangiting sagot nito. What if buhay pang ate mo? At paano kung mas pinili niyang lalaking mahal niya kaysa sa inyo? At hinayaan niyang masaktan kayo dahil pinanindigan niya na patay na siya? Baby, nadadala ka na naman sa mga napapanood mong drama? Natatawang sabi ni Lyndon sa kanya. Pero paano kapag nangyari yon sa totoong buhay? You want to know my answer? Tanong ni Lyndon sa kanya. Yes, mabilis niyang sagot sa kasintahan. Magagalit ako, pero papakinggan ko naman ang reason niya. Baka may dahilan din siya, pero hindi ko lang gustong umiyak ang parents ko. Lahat tayo may karapatang magmahal. Pero kung pagmamahal natin nakakapanakit na sa mga taong mahal din natin, hindi ko alam kung pagmamahal pa bang tawag dun. Sagot ni Lyndon. Paano kung taong minahal niya anak ng kaaway niyo? Tanong pa niya ulit. Paghihiwalayin ko sila dahil sigurado ako na may isa sa kanilang hindi tunay na nagmamahal. Mabilis na sagot nito. Hindi na alam ni Felisa ang dapat niyang sabihin kaya naging tahimik na siya. Baby, tigilan mo na yung mga pinapanood mo na yan. Baka ma-stress ka pa. Sige ka, baka tumanda ka kagad. Pabiru na sabi ni Lyndon dahil napansin niya na naging tahimik na ang kasintahan niya. I love you, baby. Dagdag pa niya sabi. I love you too, baby. Sagot naman ni Felisa sa kanyang kasintahan. Pinipigilan lang niya sarili niya na sabihin sa kasintahan na buhay pang kapatid nito. Gustong gusto niya pero mas pinili niya na respetuhin ang desisyon ni Ophelia. Alam niya na nasasaktan din ang kaibigan niya at wala siyang karapatan na husgahan ito dahil nagmahal lang ito. Ipagdarasal niya na maging maayos ito at ganun din ang baby nito. Mahina ang kapit ng baby nito kaya kailangan talagang mag-ingat, lalo na nasa delikadong stage pa to ng pagbubuntis. Pero doktor ang kaibigan niya kaya alam din ito na kailangan itong alagaan ang sarili niya. Ophelia's POV, I can't hold my tears. Habang nagmamaneho ako, naririnig kong usapan nila Lyndon at Felisa. Dahil tumawag ang kaibigan ko, kaya narinig kong lahat kung paano sagutin ni Lyndon ang bawat tanong ni Felisa sa kanya. I'm sorry for being selfish, Lyndon. Umiyak na sad ko. Tatanggapin ko magiging parusa ko sa pagiging masamang anak at kapatid sa inyo. Pero sa ngayon kasi sarili ko at ang anak kong kailangan kong isipin. Aminado ako na masama akong anak. Pero hiling ko na dumating ang araw na magkikita kami, tatanggapin nila ako. Sa kabila ng ginagawa ko sa kanila, bumalik na ako sa school ni Alej. Hindi na ako bumaba sa kotse, tinintay ko na lang siya dito sa parking lot. Nakasandal lang ako sa upuan ng kotse at ipinikit kong mga mata ko. Napadilat ako dahil may narinig akong kumakatok sa may bintana ng kotse ko. Lord, bigkas ko sa pangalan niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok siya. Umupo siya sa tabi ko. Kamusta ang pakaramdam mo, ate? Tanong niya sa akin. Okay lang ako, sagot ko sa kanya. Are you sure? Tanong niya sa akin. Opo, I'm sorry. I'm sorry for being selfish. Naiyak na sabi ko sa kanya.
Alam mo na hindi ako pabor sa ginagawa mo, but I respect your decision. Pero ate, hanggang kailan? Hanggang kailan mo balak magtago sa amin? Tanong niya sa akin. Kapag naging okay na kami ni Handro, kailangan kong bumalik sa asyenda. Pwede mo ba akong ihatid sa Sunday? Tanong ko sa kanya. Of course, ihatid kita. Para alam ko kung saan ka rin babawiin. Seryoso ang sabi niya sa akin. Thank you, Lord. Umiyak na sabi ko sa kanya. Gusto kong bumalik sa asyenda dahil hindi pa makakauwi si Handro at hindi naman ako papayag na nandun siya kasama ang ex-wife niya. Ayaw ko mang aminin pero maraming hindi magandang pumapasok sa isipan ko at nilalamon na ako ng selos ko. Ibabalik ko na lang muna si Alej sa unit ni Soraya. Nang oras na nang uwian, ang pamangkin ko'y mabilis din nagpaalam sa akin ng kapatid ko. Sana Lord, makita mo yung tunay na nagmamahal sa'yo. Sad ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa kapatid ko. Nararamdaman ko na may pagtingin na rin ito kay Cheche pero pinipigilan lang niya. Nakangiting pumasok si Alej at umuwi rin kami kaagad. Mommy, uuwi po ba kayo sa asyenda? Tanong sa akin ni Alej habang kumakain kami ng hapunan. Opo, okay ka lang ba dito? Tanong ko sa kanya. Opo, Mommy, good boy po ako. Nakangiting sagot niya sa akin. Very good, nakangiting sabi ko sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw at sa araw-araw na dumadaan ay nakakontento na ako makitang mommy ko tuwing umaga. Naging routine ko na palagi na silipin siya. Kung okay lang ba siya. Hanggang sa isang umaga na bigla na lang itong hindi pumasok sa flower shop kaya mabilis din akong umalis. Tinawagan ko rin si Lord para alamin ang nangyari. Lord, okay lang ba si mommy? Tanong ko sa kanya. Yes, she's fine. Hindi lang siya pumasok ngayon dahil nag-aalala siya. Ate, napapansin ka na niya, kaya stop ka na. Dahil baka bigla na lang siya tumawag ng pulis kapag pinagpatuloy mo pang ginagawa mo. Sabi niya sa akin. I'm sorry, Lord. Promise ito ng huling beses na gagawin ko to. Sabi ko sa kanya. Okay, ate. Sagot niya sa akin. Nagmaneho ako pupunta sa may sementeryo. Gusto kong puntahan si Tita Candy. May dala akong isang punpun ng bulaklak. Maingat ko tong nilapag sa tabi ng puntod niya, saka ako umupo sa may damuhan. Tita, kamusta po? Alam niyo ngayon ako nagtatanong sa sarili ko. Masyado ka bang galit sa akin? Bakit ganito? Parang isang sumpa. Dahil hindi ko man magawang maging masaya. Para akong nasa isang laro. Is this a survival game? Kasi simula nang nasa loob ako ng tiyan ni mommy, lumalaban ako at ngayon lumalaban pa rin ako. Kailan ba ako magiging masaya? Kailan ba ako magiging okay? Naiyak na tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasan na tanungin siya. Naisisi sa kanyang lahat dahil sa kanya nagsimula ang lahat ng problema. Pero ano nga bang isasagot sa akin ng taong patay na? Wala akong magagawa kung hindi tanggapin at labanan na lang ang lahat para maging masaya ako. Dahil ako rin naman ang pumili sa kapalaran kong ito. Hinihiling ko na lang na sa bandang huli maging tamang pinili ko. Sinulyapan ko sa huling beses ang puntod ni Tita bago ko umilis. Walang nagbabago sa routine ko. Iahatid at susundin ko si Alej. Hanggang sa sumapit ng araw ng Sabado, pinasundo ko siya kay Soray at sumabay naman ako sa kanila para pumunta sa unit ni Lord. Pero habang nasa elevator ako ay halos hindi ako makahinga ng maayos dahil nakasabay ko sa elevator si Liam. I want to hug him. Pero mas pinili kong hindi na lang umimik. Marami akong gustong gawin at ako lang din ang nagpapahirap sa sarili ko. Laking pasasalamat ko dahil hindi niya ako napansin masyado. Mabilis ako naglakad papunta sa unit nila Cheche. Dahil sa sinabi naman niya sa akin ang room number nila. Pero nagulat na lang ako dahil may biglang humila sa akin pulsuhan. Sa tingin mo ba talaga hindi kita makikilala ate? Galit na sigaw sa akin ni Liam. Liam! Nautal na bigkas ko sa pangalan niya. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Anong gagawin ni Ophelia ngayon nakilala siya ni Liam? Gaya ni Lord, mapakiusapan kaya niya si Liam na itago ang tungkol sa kanya? At si Handro, ano na kayang nangyari sa kanya sa asyenda? Isinugod nga ba talaga sa ospital ang kanyang ina o isa itong patibong para sa plano ni Monica? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.